Magandang araw po sa inyo mga kabros. Meron po tayong project na gagawin. Isang sasakyang Tamaraw FX 1995 model diesel engine. Yan po, may kalumaan na rin po yung sasakyan na yan. Yan. Ayan po, magpapalit po tayo ng wheel cylinder dahil po nung nakaraan pong ginamit ko yan ay pinalitan ko ng repair kit. Kaya minabuti kong baklasin na lang po uli yan at palitan po ng wheel cylinder na bago. Yan, luwagan po natin ang stud bolt bago po natin jackan. Pero bago po natin jackan, lagyan po muna natin ang mga kalsong gulong kabilaanan. Hanap po kayo ng pangalsong maganda kabilaan. Tapos po, saka nyo ihanap ng pwesto ang jack. Yan. Pag naihanap nyo na po ng pwesto ang jack, jackan nyo na po, ikutin nyo. Yan, ganyan. Tapos po, kung inyo pong mapapansin, mga kabros, dalawang jack po ang ilalagay ko dyan para po yung isa, pinakasuporta po yon doon po sa, in case na magkaroon po ng problema yung isang jack na yan, may nakaalalay pang isa. Dahil po nga, safety ang ating ang kailangan po natin dito sa pag may mekaniko ay dapat po ay kunting ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Dahil hindi po biro-biro ang ating gagawin. Yan po yung isang jack na inilagay ko. At punta na po tayo dito sa harap at atin na pong kalasin ang gulong para po makita na natin kung ano po yung problema po ng isang gulong na yan dahil gumaganit po ang ikot niyan. Nakaraan po, pumuslit yan. Pinalitan lamang po ng repair kit. Yan. Pero may tama na po talaga ang piston niyan. Kaya, hindi na po ako nag-atubili. Pinalitan na po agad natin ng, papalitan na po agad natin yan ng bagong wheel cylinder para safety po tayo. Yung mga ganun pong technique at idea ay pang ano lang po yon, pang temporary lang po yon. Yan. Pag wala po kayong mabilihan, yon. Saka nyo po gagawin yon. Ayan po, yung wheel cylinder at napakadumi. Yan. Ang dami na po uling debris. Yan. Ganyan po ang gagawin natin. Ayan po. Wheel cylinder po ang pangalan niyan. Ang tawag po dyan. Ang iba naman, brake cylinder ang tawag dyan. Yan. Yan. Ayan po. Ayan po yung bago kong binili na wheel cylinder. Yan. Ipapalit po natin yan. So bago po yon, luwagan po ang adjuster ng brake shoe. Yan. Luwagan po. Pababa po ang ikot nyan pag nandun kayo sa likod. Luluwagan po natin yan. Yan. Sunod pong pagka naluwagan na po, kalasin ang spring gamit ang long nose. May katigasan po yan, kaya po kailangan nyo pong luwagan muna yung pinaka adjuster para medyo mabawasan po ang tisan ng ng spring. Ayan po, yun naman pong lock ng brake shoe, itutulak lang po yan sabay iikutin ng bahagya para po matanggal po yung pinakalock nyan. Yan. Washer, spring, at saka washer. Dalawang washer, isang spring. Yan. Retainer, washer. Washer, retainer. Yan. Yan po yung pin. Okay. Yan po. Kita nyo, lumuwa na po yung piston. Nagmamadali pong lumabas yung piston ng brake cylinder. Yan. Tanggalin ang brake shoe. Yan. Oh. Pinigilan ko po at
luluwa na po pati yung pinaka rubber cap. Yan. Yan, i-atras ng bahagya ang kabilang breksyo. Yung kabilang breksyo po ay hindi na po natin kakalasin. Dahil po wala naman po tayo diyang gagawin sa isang yan. Lilinisan lang naman po yan. I-atras nyo na lang po yan. Maliban lang po kung magpapalit po kayo ng bagong breksyo. Pwede yan. Kalasin nyo po yan. 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 Yan po ang gawin nyo. Yan po. Ayan po yung fittings sa likod ng pinaka wheel cylinder. Yan po yung fittings na yan. May katigasan pong kalasin yan. Wag na wag nyo po. Ito po, tandaan nyo po. Wag na wag nyo po yung bibiglain ng kalas at napuputol po yan. Yung pinaka fittings na yan. Kunting ingat lang po sa pagkakalas nyan. Dinadahan-dahan lang po yan. O kung may WD-40 o kaya initin nyo ng kaunti po, mas okay po yon. Dahil po yan, matagal lang hindi napalitan. Kaya po, kinalawang na po ang mga gilid nyan. Ayan po. Ayan. Ganyan po ang ating anuhin. Ganun po ang gagawin natin sa pagkakalas. Ayan po, yung tinuturo ko pong yon, yung po ay bi-scrape na nakakagat doon sa hose ng fittings. Yung hose po na yun, yung po ang nagsusupply ng brake fluid dyan po sa kakalasin natin. So, kailangan po, ang gagawin natin dyan mga kabros ay, wag po nating kakalasin agad nang wala po yun doon dahil mabubuhos po ang brake fluid nyan. Masasayang po ang brake fluid nyo, mahal pa naman. Yan. Ganyan po. Yun. Sa mga bago pa lang po magkakalas dyan, malaking bagay pong nalaman nyo po yun. Yan. Kumuha ng 10mm combination wrench pangkalas ng fittings. Yan. Alug-alugin lang ng ikot-ikotin lang ng dahan-dahan, angat baba lang, dahan-dahan lang. Wala akong mga pang-init o WD-40 pang pantanggal kalawang, kaya ang ginagawa ko, inuunti-unti ko lang po yan. Yan, o, natanggal rin po katagalan. Kaiikot-ikot ko, awa ng Diyos, ayos naman. Hindi siya naputol. Dahil doble gastos kayo pagka naputol yan. Hindi po yan pwede ipokse-ipokse. Ayan, kumuha ng 10mm socket at kalasin ang dalawang bolt na nakakabit sa wheel cylinder. Yan. Kabila naman, kalasin din ang kabila. Yan. Oh, kita nyo po kung gaano katigas. Kaya kung gagamitan nyo lang po yan ng kombinasyon na alanganin po ang pwesto, huwag nyo na pong gawin at mabibilog lang po ang tornilyo. Yan. Paluin ang bahagya ng martilyo. Saltik-saltik lang ng kapraso. Huwag namang kalaksan. Yan. Yan. Kita nyo po, napakadumi po ng loob. At po yan eh na malaki na may tama na po rin ang loob niyan. Yan. Yan. Kakabit po natin yung pinaka wheel cylinder na yan bago po yan. 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 Yung pong pinakita ko, pinaka na bago na yan, may, ang pagkakabit po nyan ay hindi naman kayo malilito dahil po ay nakasukat naman ang ano nyan, case nyan, dyan. Yan, paganyan. Ayan po yung butas na yan, isusuot po yan sa fittings. Yan. Isusuot nyo po sa fittings yan. Yan.
Kabit na po natin ang wheel cylinder. Lagyan ng kaunting grasa para swabe po ipasok. Yan. Yan. Kuhanin ang bolt at lagyan din po ang bolt ng kaunting grasa para po sa susunod pong magpapalit ulit tayo ay hindi po siya mahirap tanggalin. Yan. Ganyan po. Oh. Hindi po siya mahirap tanggalin. Yun. Ganun din po sa kabilang bolt. Lagyan din po ng grasa at saka higpitan. Yan. Okay. Okay na po yan. At kumuha naman po ng 10mm na combination para naman po mahigpitan din natin ang sa fittings naman. Kunting ingat din po mga kabros sa pag-thread ng fittings. Baka po tabingi ang pagkapasok niya, malos thread po. Masira na po ang thread. Magtatagas na po yan. At kung okay naman po at halimbawa po ay medyo may tama na talaga ang thread nyo ng fittings nyo, lagyan nyo na lang po ng teflon kung ito ay napasok pa naman ng maayos. Teflon na lang. Yan. Kailangan po yan. Importante po yan walang leak. Dahil po ay sa preno po yan. Na-pressurize po yan. Yan, higpitan po. Bago po iwanan, make sure na mahigpit na po yan. Okay, punta na po tayo sa harap. Yan. Ikawang po ang paa ng brake shoe na nakalapat sa pinaka paa rin po ng piston ng wheel cylinder. Lagyan po ng kaunting grasa para po suabi po at smooth ang paglalapat nila. Yan. Protection din po yan sa kalawang. Yan. 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 Napaka-importante po niyan mga kabros yung paglalagay po ng grasa. Dahil po yan ay bago, para wag po agad siyang kalawangin, lagyan po natin ng grasa. Kaunti lang naman po. Ayan po yung spring. Ayan po yung spring na matigas kanina. Ayan, may tama pong kabit yan. Ganyan po. Ayan o, ayan. Ganyan po ang tamang kabit niyan. Yung may maliit na spring nasa loob po yan. Ayan po yung nakakawit dun sa may butas. Mamaya po ay papakita ko. Butas niya. Ayan, tinuturo ko po yan. Nasa loob po yan. Ayan, ganyan po ang posisyon niyan. Ayan. Ayan, dyan po sa butas na yan, dyan po ikakawit yon. Ayan. Ganyan po. Ayan. Ayan, ayan na po. Oh. Napansin niyo po ba? Kumagalaw-galaw na doon yung sa loob ng butas yung pinakadulo niya. Yan, para ginagalaw-galaw ko po yan para po makita nyo rin po kung paano po yung sabit po niyan dyan. Yan, ganyan po. Yun, nasa ibaba po yan ng adjuster, ang spring na yan. Yan.
Yan. Pagkatapos po, iayos po ng posisyon ang pinaka pagsasabitan ng paa ng brake shoe. Yan, make sure na naka-straight po siya pataas dahil po para po hindi tumukod yung pinakapaa niya na yung pinakapaa ng brake shoe. Yan. Yan, ikabit po ang brake shoe na may grasa. Grasahan na po. Yan, grasahan na po agad. Oh, yun yung ganun po. Pati po yung adjuster, brake adjuster, grasahan niyo na rin po agad 'yon. Yan. Ganyan. Pasensya na po kayo sa aking pagbibideo at isang kamay lang po ang gamit ko dyan. Yan. Yan, ganyan po. Yan, yan po yung spring na yan at saka dalawang washer at isang pin. Yan po ang maglalak doon sa brake shoe. Pinakita ko na po rin yung kanina. Yan, dyan sa butas naman po yung na nakikita nyo. Ayan po, yakita, makikita nyo po yung pinakabutas. Yan, yung butas na yan. Yun. Ipapasok nyo po sa likod ang pinakapin ng spring ng, na nagtutuhog dyan sa may brake shoe. Yan. Yan. Yon, pag ganun po, ipasok na po natin, ipasok nyo na po ng ang pin ng brake shoe. Yan. Yan na po, okay, kita nyo na po yung pinaka pin. Tapos po, ikakabit na natin yan. Yan, o. Dalawang washer po yan, isa sa ilalim, tapos spring, tapos washer uli. Sabay, idiin uli ng ply, sabay ikutin bahagya para mag-lock. Ayun, ganun lang po. Yan po, ganyan. Yan. Yan, okay na po yan. Yan. Ayun po yung spring na hinawakan ko. Ikabit na rin po natin. Gamit ang long nose uli, po uli. Ganun lang po rin uli ang pagkakabit noon. Yan, okay na po. Ayun na po. Minsan po, hindi kaya ng long nose. Kung meron kayong maliit na screw, flat screw maliit o Phillips screw maliit, isabit nyo lang po roon yung pinaka ano ng paan ng spring, sabay isikwat nyo lang pataas, itapat nyo lang doon sa pagsasabitan. Gayun lang po ang technique doon. Sinasabi ko po ito sa mga baguhan pa lang kung magkakalas, dahil po yung iba naman po yung mga mechanic baliwala na po yan sa kanila, expert na po nila yan. Yan. Ikabit na po natin ang brake shoe. Brake drum. Pasensya na po. Brake drum po. Yan po. Yung pinakatakip. Yan. Yan. At sa susunod po, ay awa po ang Diyos, ay ipakikita ko naman po sa inyo ang pagpapalit ng axle bearing po niyan. Medyo may kalog na rin pong kaunti ang bearing niyan. Pero habang wala pa po tayo mag pang budget, pang palit dyan, ay tsaga-tsaga lang muna po, grasa-grasa lang muna. Hindi pa naman po masyadong kalog na kalog, kaprasong-kapraso pa lang naman po. Yan. Yan po, yung may araw na yan, dyan po sinisikwat kung a-adjustin nyo na po yung preno. Ang pag-a-adjust po nyan ay pataas po yan, para humigpit po yung, para halos lumapit ng bahagya yung brake shoe sa brake drum, para pag preno po natin kagat po agad siya. Ito na po, dito na po tayo. Hindi ko na po naipakita sa inyo doon sa binaklas natin na ang sa ikinabit natin ang pagbi-blade, kaya ituturo ko na lang po dito sa kinalas natin ito kung paano ako nag-blade. Yan, kunwari po yan nakakabit, ano po, ang gagawin po natin dyan, luluwagan po natin ang bleeder na yan. Yan, luwagan po natin yung bleeder. Pag naluwagan po natin, tanggalin po natin yan. Kalasin po natin yung pinaka-bleeder na yan para po mabilis dumalo yung pinaka-brake fluid. Yan, kalasin po natin.
Yan. 8mm po ang size niyan. Kung kumare pa, lalo na po matigas, gumamit po kayo ng sakit muna sa unang pagkakalas. Yan. Pag natanggal na po yung ganyan, natanggal nyo na po. Pabayaan nyo lang pong tumagas po ang brake fluid dyan. Pero hindi tatagas, kailangan nyo pong bitawan yung ikinabit nating, iklinam nating vice grip dun sa hose kanina na ipinakita ko. Tanggalin po natin yung pagkakakagat ng vice grip para dumaloy po sa hose ang brake fluid. At dahil medyo matagal-tagal po ang pag-aantay nyo bago makarating po dyan brake fluid, ang gagawin po natin, aapakan nyo po muna yung brake pedal ng dalawang beses lang na apak. Ito po sinasabi ko po ito para po doon sa gagawa kayong mag-isang wala kayong katulong, walang taga-bomba, taga-apak, taga-blade. Kahit kayo lang po mag-isa, kaya nyo na po yan. Yan, ganyan po ang ginawa ko. Tapos pag nakita po natin na tuloy-tuloy na po ang tagas, sarhan na po natin yan, sabay luwagan po natin ng kaunti. Luwagan po yan. Luwagan natin ng kaunti hanggang makalabas dyan sa pinakadulo ang pinaka brake fluid niya na wala ng bubbles at solid tuloy-tuloy na. Siguro po mga 1 minute na natulot, na tumutulo siya, saka po higpitan. Make sure po mga kabros na may sahod kayo doon sa brake fluid para hindi masayang. Ayan, tapos na po ang ating pong pagkakabit po ng gulong. At ang gagawin po natin ay te-testingin na lang po yan. Pininturahan ko na rin po diretso ang brake drum. Ayan po mga kabros. Sana naman po ay kahit konting idea o mga konting kaalaman para doon po sa mga beginner, sa mga bago na gusto rin pong matuto. Sana po ay subaybayan niyo po ang aking channel sa YouTube at marami pa po akong i-upload na mga videos. Abangan niyo po ang aking mga susunod na gagawin pang mga videos para sa iba't ibang klase ng pagre-repair ng sasakyan, mapamakina, electrical at kung ano-ano pa po na pwede nating gawin bilang isang mekaniko. Marami pong salamat at thank you for watching my videos. At oo nga pala mga kabros, don't forget to like and share and subscribe my videos and don't forget to bell the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na gagawin pang mga videos. Marami pong salamat.